Hello guys, welcome back po sa akin channel. Panibago pong video para sa bagong kaalaman o tips po sa inyo. Sa ngayon, ang feature po natin ay ang Nerium oleander o Adelpha. Ito ay may scientific name na Nerium endecomile. Ito ay may mga bulaklak na kulay lila at mabangong amoy. Maliit lamang ang puno nito na karaniwan nating makikita sa mga hardin at bakuran. Kung minsan naman ay nasa gilid lamang ng mga kalsada dahil madali lamang tumubo ang Adelpha. Ang dahon nito ay matulis at mahaba, gayon din ang bunga na puno ng mga buto. May mga benepisyo na kukuha dito sa halaman na ito. Ngunit bago po tayo magpatuloy, nais ko din muna po na ipakita rin sa inyo kung paano po pinaparami po ito. Pero bago po ang lahat, gusto ko lamang pong i-welcome ang mga bago lang po sa aking channel. Na kung nagustuhan nyo po ang video na ito, pakishare, like, and then subscribe po. At kung po pwede po, click na rin po ang aking notification bell para updated po kayo sa aking mga susunod na videos. Do you wanna know? Beautiful day, my beginning. There is so much love to give. Something's telling me this time that, oh yeah, boy, the one who's shining now.
Pag-aralan natin guys kung paano natin maparami ang isang halaman na Adelpha. Ngayon pupunta naman tayo sa sustansya at chemical na maaaring makuha sa halamang Adelpha. Ang iba't ibang bahagi ng halamang Adelpha ay maaaring makuhanan ng maraming uri ng chemical at sustansya na maaaring may benepisyo sa kalusugan. Taglay ng halaman ang mga chemical na alkaloids, tannins, flavonoids, amino acids, phenols, terpenoids, carbohydrates, locoanthocyanidin, steroids, and glycosides. Mayroon din itong oleandrin, tannin, at volatile oil. Ang buto ay maaring phytosterine at aitrospantin. Ang balat ng kahoy ay may taglay na nakakalasong glycosides, rosaginin, carabin, at nerlin. Ang ugat ay makukuhanan naman ng carbohydrates, proteins, steroids, flavonoids, tannins, at phenolic compounds. Anong bahagi ng halaman ang ginagamit bilang gamot at paano ginagamit ang mga ito? Mag-ingat sa paggamit ng Adelpha sapagkat maaaring makalason ang ilang chemical na makukuha sa sanga at maaaring gamitin bilang bahagi ng halaman tulad ng dahon. Ang dahon ay karaniwang dinidikdik, hinahalo sa langis at pinampapahid sa ilang kondisyon sa balat. Ang ugat naman ay maaaring dikdikin at kuhanan ng katas upang maipahid sa balat. Samantalang ang sanga, maaaring tantarin at ihalo sa dahon ang sanga upang magamit sa panggagamot. Kagaya ng gamot sa buni, ang sanga at dahon ay tinatadtad at hinahaluan ng langis ng niyog bago ipampahid sa balat na apektado ng buni. Ang herpes simplex ay pagsusugat sa ilang bahagi ng balat na dulot ng infeksyon ng herpes zoster ay maaaring pahiran ng tinatadtad na pinaghalong sanga at dahon ng Adelpha na sinamahan pa ng langis ng niyog. Gayon din ang piksa. Ang dinikdik na dahon ay mabisa rin pampahid sa balat na apektado ng piksa. Eksema. Ang balat ng kahoy at dahon ay maaaring gamitin para bigyan ng lunas ang pamamanas ng balat o eksema. Ang mga nabanggit na bahagi ay dinudurog at hinahalo lamang sa langis ng niyog bago ipampahid sa apektadong bahagi ng balat. Sana po mga kaplantitas at plantitas, nakapagbigay po ako ng konting kaalaman o tips para sa inyo. Siya nga po pala, maraming salamat at don't forget to like and share my videos guys. Thanks for watching!